Ako, napakasaya ng ating Juicy Juicy Wednesday. Pero alam mo, may napansin ako. May napansin si Carmen. I'm very happy. Because I saw the world's tiniest man. Ang liit ng bias. Okay. Ay, naka si Arniel. Si Arniel. Si Jericho ba yan? Si Jericho ba yan? No, it's not Jericho. Arniel. Okay. Staff.ph, sulat ni Miss Bettina San Diego, Pauline Luna, hindi ako makikipag-away sa isang babae para lang sa isang lalaki. Tama. Tama lang, di ba? Bakit ka makikipag-away sa kapwa mo babae na dahil lang sa lalaki? Pero nangyayari man yan sa totoong buhay. Pinaglalaban. Pinaglalaban. Siguro pag inaway siya, pagtatanggol niya ng sarili niya, pero hindi siya magsisimula ng away. Oo, makikipag-agawan. Di ba, ganun din yung nangyari kay Miss Gretchen and kay Miss Angelica. Di ba? So, wala lang. May sasabihin ako tungkol kay JC Chuseco. May nakita yung first date nila, kumain, pinakain niya si Pauline, si Maxine, sa isang food, fast food. Ano naman ang masama doon? Hindi nakakatuwa din. Nakakatuwa yung ganun. Pero Shangri-La fast food. Doon sa baba. Ay, social naman pala ito. Food court. Pero alam mo, nakakatuwa yung mga ganung magsyota, yung doon kakain. Anyway, eto po mga ka-freshers. Alam niyo, marami talagang natuwa dahil muling bumangon si Hard dahil medyo kumamalaya kanyang kanina. Patay ba siya? Pagkatapos medyo tumamlay ito na mga ilang years ago. Kaya naman namatay. Kaya naman siya pagbangon ng kanyang career, syempre maraming intriga ibinabato sa kanya. At isa na nga dito ay ang pag-aaway nila ng dalawa ni Bianca King. Pero naglabas ng isang nakumanghang na statement si Ms. Hard Evangelista na ayaw niyang pag-usapan si Bianca King dahil hindi naman daw ito kilala. Kumaba ako sa Johan dito. Let's all watch this. Service with a Heart, yan ang tema ng endorsement ni Hard Evangelista tungkol sa makabagong pamamaraan ng pag-aalaga ng kagandahan. Marami raw siyang beauty routines na nasa pangangalaga ngayon ng N2 Derm Clinic. I have my laser hair removal, IPL, lasers sa face, spa, foot spa, nail polish, everything. Dito ako pumunta pag stress na stress ako. Kasama kaya sa mga nagpapastress sa kanyang beauty, ang Di Umano'y hiduwaan niya at ng dalawang miyembro ng Ampalaya Anonymous na sina Maxine Magalona at Bianca King. Ako madaldal ako, but I really don't want to talk about her or ano. With Maxine, I'm fine. Maxine is a good girl, but I don't know her, so I don't want to have anything to do with her. I don't know her personally. Yeah, she's not a friend, she's not anything, so... No, I just work with her and that's it. And I have nothing else to say. Magkasama sina Hart at Bianca sa Party Pilipinas. Paano ba ang kanilang turingan? Lalo na kapag nagpe-perform sila. It's really nothing. I don't care. You know, I mean, it's so childish. So, let it stop. Mga ka-freshness, naniniwala ba kayong hindi kakilala ni Hart si Bianca o ayaw lang niya itong maging kaibigan kahit na magkasama sila sa trabaho? Ang fierce ng mga sagot ni Miss Hart Evangelista. Meron ng babaeng mouth twister. I don't care. I just don't like her. I just don't know her. Hart, bagay tayo. Yeah. Oh, di ba? Sabi nga ni Tita Christy. But obviously, Hart does not like Bianca. Kitang-kita naman si Bianca. Oo naman. This is one of those interviews na sinasabi mo, I don't care, wala akong pakialam sa kanya. Mm. Sinasabi mo, like, you have no feelings, but the feelings is that you hate them. That's why you don't want to talk about it. Sana man lang, indifferent na yan. Kung maga good manners lang, pero magkatrabaho sila, nakikita mo talaga na hindi talaga sila close. I don't know. Ganun si Hart. Pag ayaw niya talaga sinasabi niyang diretso, hindi siya plastic. Bakit? Paano ba nagsimula itong riff nilang kasi dalawa? Kasi si Bianca, yung boyfriend ngayon ni Hart, supposedly yata yun yung kay Bianca, naudot lang. Ha? Si Ian Diaz, matagal na yung kay Hart. Kay Hart na dati, nagkahiwalay na, bumalik lang. Ganun ba sa lalaki din? Alam mo, itong si Bianca, haplosin na lang yan, haplosin diba si yung mga aso niya. Wait lang, kasi alam ko, friend sila. Si Champion eh, di ba yung vocalista? Kasi may isang friend,
friends ko, friends kasi kami ni Heart sa Facebook. Yes. Social. Tapos may tinag sa kanya na yung music video kung saan nanalo pa nga si Heart sa mix, yung video na kasama niya si Champ, na nag-guest star siya dun sa video ng Hail. Si ang director noon, si Bianca, so imposible hindi sila magkakilala. No, and syempre they rehearse. Hindi lang sila nagpe-perform on Sunday sa Party Pilipinas, but there's two rehearsals for Party Pilipinas. Pero masasabi niya. So ibig sabihin ngayon lang 'to nagkaano. So they see each other. They see each other 3 times a week at least. Saka ano talaga, hindi lang yun eh. Kasi ba nasa isang grupo sila daw yung glam girls. Oh, glam girls. Oo nga. Kay Maxine, okay lang daw kasi she's a good woman. Pero with Bianca daw, I just don't like her and I just don't know her. I don't care or something like that. Alam niyo, I mean, sa nag-guest siya sa radyo namin ni Kuya Jer. Sino? Si Bianca King. Sagot siya ng sagot. Sabi ko, alam mo siguro nung bata ka, intelligent ka, nung galing-galing mo. No, articulate. Ginanon ako. Pero kitang-kita naman na. Ako, sabi ko. No, pero Tolais, ang mukha ni Bianca, pang kontrabida talaga, no? Dinisenyo yung mukha niya para maging kontrabida. Paano mong gagawin bida yung parang anega-nega na itsura? Saka dami-dami niya nakaka... Hindi, maganda siya, pero pang-kontrabida talaga. Pang-kontrabida talaga. Si Patrick Garcia. Blind item, Michalala. Okay, eto kinuwento sa akin, ha, di ba? Sa Boracay nangyari ito. Okay. Natatakot na yung bakla, di ba? Ito. May i-interviewin sila isang rock singer. May reenactment ba to? Wala eh. Rock singer. Okay. Tapos yung isa pang kasama ng banding na maliit. Oo. May kasama bakla. Maliit ang ano, bias. May kasama pang bakla, nagpulbos. Nagpulbos pa. Tapos nag-ayos-ayos siya. May i-interview rock. Oo. So in-interview nila. Wow, rock. Oh, punta sila. Interview. Sabi, hindi, kain muna kayo. Oy, kain. Alam mo mga ito para mga PG rin. Pina-order sila ng pina-order. Yung pala, sila magbabayad. Mababayad. Siya nakikain. Oo, pero anong hindi clue? Kasi siya yung i-interviewin. Kaya nga, clue kung sino yung vocalistang ito. Rocker siya na pa yan. Ni Edgar? Yung ano? Yung rocker ni Edgar? Oo, tama. Ay! Nako, ito ba yung nangihingi pa rin talent fee? Nung ma-interview, nangihingi ng TM? Lumalabas siya sa isang noontime show every day. Friend natin siya, I see. O, friend natin siya. This is your show. This is your time. It's Ellen Lissing of Ellen Skincare. Maya Jones, maraming salamat. Si Maya Jones po, mga kaibigan na makeup artist na huwag masandal sa kalawanging bakal ay tulog na. Ayan, maraming salamat sa inyo ni Bambi Fuentes and Chris, RC Hernandez of Twin Princess Gems, Theater Mall Green Hills, Betty Book T-shirts, Chabelita, Glee and Simpsons T-shirt, Collection Design, maraming salamat. Thank you! At magbabalik po agad ang Juicy! Date with a Vavavoom celebrity or drive your own 4x4 truck. Alin man sa dalawa ang pipiliin mo, siguradong panalo ka sa Colt 45 Vavavoom Real Man Promo. Ang nasabing promo ay formal na inilunsad sa mga taga-media sa Outback Steakhouse, Glorieta 4, Makati City, Kamakailan. We're giving away 2 big prizes to Colt 45 drinkers. 10 Colt 45 Silver Crowns lang. May chance ka nang makadate ang 2009 FHM's Philippines Sexiest Woman o madrive ang isang Ford Tough Truck. Pero ang mga press people na dumalo sa nasabing event, masaya na sila dahil nakadate na nila ang bagong Colt 45 brand endorser na si Christine Reyes. Panalo! Next week, Cesar Montano. Bumabawi nga ba sa pamilya kaya madalas lumabas kasama sila? Bigati ng chikahan, dito lang sa Pambansang Chismisan. Welcome back to Juicy, mga ka-fetch. Let's turn it open up to Alex for the show this evening. Carmen! Okay. Valerie! Carmen! Valerie. Gawin mo yan, Carmen, sa iyong intonation. From Abante Tonight, Way Pumalon, Ufa Gutierrez, wala na R. Issue. Hindi ako... Sige, lang. Sige, go! Ufa. Hindi ako imbitahin. Ufa. Si John Lloyd sa birthday. Dapat lang. At yung masabay sila ng birthday. Hindi, kahit pa. Parang...